Papakita ko sa inyo yung sample niya, Misa. So, ito yung tinatawag naming paksat. Sa ibang lugar, hindi ko lang alam kung anong tawag nila dito. Pero sa amin, tawag nito is paksat. So, kung napapansin nyo, meron ding ano dito guys, litog naman sa amin kung tawagin. Saka meron pang ibang klase na snail dito. So ito medyo hindi ko kilala. So, meron tayong brush dito. Saka kutsilyo. Para mabilis tanggalin yung mga nakadikit na dumi or lumot sa kanyang shell. Kasi lulutuin natin ito na may sabaw. So dapat matanggal yung mga dumi sa shell niya para malinis yung sabaw natin mamaya. Ayan, kakasama natin dito si Paul. Ayan. Siya yung assistant ko ngayon dito guys. Kasi alam nyo naman, solo flight palagi ako sa paggawa ng vlog. So ayan, sinamahan niya ako sa paglilinis ng paksat dito. Linis na po natin. So, ready na lang lutuin. So, yung ingredients natin. Ito, kamatis. Meron din tayong bawang dito. Sibuyas. Yung luya, pangpatanggal ng lansa. Saka, meron din tayong lemongrass dito or tinatawag na tanglad. Dalawang sili. Saka, ayan, pangpalasa guys. At, bago natin umpisan, ito yung pinaka-main pala natin na sangkap. Ayan, yung paksat. So, let's start na. Init na yung kaserola, guys. So, lagay na natin yung mantika. So, unang gigisa natin yung kamatis. Tapos, sunod natin yung bawang. Lagay na rin natin yung sibuyas. Saka yung luya. Ilalagay na natin yung main ingredients natin. Yung paksat. Lagay na rin natin yung ating lemongrass guys o tinatawag na tanglad. Yan, para bumango. Lagay na natin. Lagyan natin ng konting asin. Yung pampalasa natin. Ayan, sa gumagamit pala ng mga condiments dyan, yung pampalasa. Pag nilagyan nyo ng pampalasa guys, huwag nyo nang lagyan ng masyadong asin kasi yung ginagamit nyo ng pampalasa is maalat na rin. So, kaya minsan nagiging maalat yung sabaw niya kasi sobra yung asin, sobra yung pampalasa na nilalagay natin or seasoning. So, ayan, naluwi na natin ulit. Lagyan na natin ng tubig. Ayan, dapat yung sabaw niya sakto lang. Hindi masyadong marami or talagang umaapaw sa niluluto natin para yung lasa eh andyan pa rin. Takpan lang natin. At
Antayin natin kumulo, guys. Oh, eto po, kumukulo na siya. Tingnan natin. Uy, yung bango. Lalo bumango dahil sa tanglad. So, pinakuluan natin siya ng about 10 minutes. So, lalagyan na natin ng sili. Ayan. So, pakukuluan po natin ulit siya ng another 5 minutes. At hahanguin na po natin. So, stay connected lang po. Babalik tayo agad. Ayan, luto na po yung ating paksat. So, sa mga curious dyan, kung ano po yung lasa nito, masarap po. Wala pong pinagkaiba sa green shell. At sa mga curious po dyan, kung paano tanggalin yung laman niya sa shell niya, di po ito minamertilyo, ha. Matigas po kasi ito. So, ito yung sample kung paano po tanggalin yung laman niya sa shell niya. Ayan. Tapos, sabay hila palabas. Ayan. So, lalabas lang po yung laman niya. Ayan. So, ganyan lang po. Tanggalin yung laman ng paksat. So, sana meron naman po kayong natutunan sa bago kong vlog. Salamat po sa panonood. Keep safe po tayong lahat. And God bless. Bye-bye!